Bago pa man matuklasan ng Pilipinas ng mga dayuhang mananakop, ay mayroon nang umuukupa sa kapuluan nito. Ang Luzon, Panay, na ngayon ay sakop na ng Visayas at ang Mindanao. Pati na rin ang Guam at Hawaii. Ito ay pinamumunuan ng pamilyang Cagayan-Taliano magmula pa noong ikasyam na siglo hanggang ikalabing limang siglo. Isa sa mga naging hari ng mga kapuluang ito ay si Haring Luisong Cagayan-Taliano, ama ni Raja Lapu-Lapu at Raja Sulaiman. Sila ang bumubuo sa pamilya ng Mahalika at sa tribo nito. Sa paglipas ng maraming taon, ang pamumuhay ng tribong Mahalika ay sagana at payapa, liban na lamang sa pagdating ng mga mananakop na Kastila na bumuwag sa kanilang mapayapang pamumuhay. Ipinaglaban ng mga Mahalika ang kanilang kalupaan at ang kanilang angkan. Naganap ang labanan sa iba't ibang dako ng isla. Nihiwalay ang Guam at Hawaii sa pamumuno, at naging isa na lamang ang Luzon, Panay at ang Mindanao na tinatawag na ngayong Pilipinas. Upang matigil ang digmaan, ang hari ng Mahalika na si Haring Luisong Cagayan-Taliano ay umapila sa Europa upang maibalik ang Pilipinas sa mga katutubo at sa angkan nito. Naibalik ang kapayapaan sa mga pulo nang matalo ang mga mananakop na Kastila sa tulong ng mga mandirigma ng Europa. At ang lahat ng mga nagkawatak-watak na mga Mahalika ay muling nagkaisa para sa lupain sa kanila unang ipinagkatiwala. Ito ang kwento ng unang tribong nanirahan sa kapuluan ng Pilipinas. Tribong sa ngayon ay hindi na kilala ng bagong henerasyon, ang pamilyang tunay na nagmamay-ari ng buong kapuluan ng Pilipinas. Mga magigiliw kong manunood, ito ang kwento ng tunay na pinagmulan ng lahing Pilipino. Lahing Mahalika. Tribo Mahalika!